Nagluluto na nga ako ng biryani na pa-order nga namin. Yung ibang orders nga dito, kahapon pa sila bumili. Yun nga lang, hindi na sila nakaabot dahil nga may cut-off kami. Parang alauna nga lang ng tanghali kami tumatanggap ng mga pa-orders. Meron din kasing time na may gustong umorder ng tanghalian. Kapag madamihan, nagluluto naman ako. Pero kapag isa, dalawa. Medyo mahirap din. Kaya sinasabi ko na nga lang sa customer kung pwede nga ng pang alas 4 or pang dinner na lang yung o-orderin nga nila. Yung iba pumapayag din naman, pero yung iba hindi rin. So by choice na nga din ng customer yun kapag ganun. Sa mga nagtatanong naman po kung ano po yung bigas na ginagamit namin dito. Basmati rice nga po yung ginagamit namin. So yun nga yung pinakamahal na ingredients kasi nga 200 pataas yung kilo niya. Simula na nga kaming mag-deliver, nauna na nga kami dito sa May Tunasan. Ang Lola Talia nyo, himala nga kasi ang layo na nang narating namin pero hindi pa siya natutulog kasi nga nakikipagharutan nga siya kay kuya niya. Bibihira nga kami mag-deliver dito sa May Tunasan. Medyo pabor din nga sa amin kahit papano na konti nga lang nga yung nag-o-order dito sa May Tunasan. Kasi karamihan nga dito, puro papasok yung bahay. Nakiusap na nga kami dun sa umorder nga na i-meet up na lang kami dito sa may pinaka main road. Nagantay-antay lang nga din kami ng kaunti. Nung nakita nga namin na may bata siya, pumasok na nga kami sa loob para hindi na siya maglakad papunta nga ng main road. Ang hirap din kasi talaga kapag e-bike yung ginagamit sa pagdi-deliver. Hindi rin kasi talaga siya pwedeng gamitin ng dire-diretso. Bukod pa nga doon, bawal ka rin maligaw kasi nga sayang din yung makukonsume na oras. Pero alam nyo ba, tong e-bike na to, bawing-bawi na talaga sa paggamit nga namin. Sumunod nga kami dito sa May Soldiers, buti na nga lang nga din at bungad lang din yung umorder nga sa amin. Pagkatapos nga, dito naman kami sa May Lakeview. School nga to dito sa May Muntinlupa. Nilakad na nga lang nga din nila Geraldine, papunta nga doon. Sumama na rin sa kanya si Tantan din. Kami naman ni Talia, naiwan na nga kami dito. Para nga mag-antay na lang din sa kanila. Yung customer nga namin dito, gusto sana niya tanghalian. Yun nga lang, pinaliwanag mo nga sa kanya na hindi nga kami makakapag-deliver nga ng tanghali. Kaya sumabay na lang nga din siya for dinner. Teacher nga siya dito. Nung nasa biyahe pa nga lang kami, nagtanong na siya kung may pasobra kami. Kasi yung kasamahan niya, umahabol din na bumili. So araw-araw naman talaga ako nagpapasobra kahit dalawang chicken. Pero ngayon nga, hindi ako nakapagpasobra. Then after nga nun, dito na nga kami sa May Civic Drive, sa May Festival. Dati, nakapag-deliver na rin nga kami dito. Kaya repeat order na nga sila. Yung huling deliver nga namin, dito naman to sa May Kupang. Napapanood niya or nakita niya yata sa post, kaya nag-grave din nga siya nitong tinitinda nga namin. Pagkatapos nga namin mag-deliver, dumaan nga kami dito sa May Everwin. Dahil may umorder nga sa amin na naka-platter. Naubusan na rin kasi ako ng stock. Then after nga, dito naman kami sa May Alphamart kasi dito naman ako bibili ng isang buong manok. So yung ginagamit naman naming manok na naka-platter, tumitimbang din siya ng 1.3 kilogram. Dito nga kami sa May Alphamart bumibili kasi sabi niyan ang hirap din maghanap ng buong manok. Hindi nga kami makabili ng madamihan doon kasi nga na-try na nga namin nung New Year at saka nung Pasko. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!